Welcome po kabayan at sa aking mga kapwa overseas Filipino workers. Sa ang bansa ka man po naroroon, sana po ay lagi po tayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. So welcome po sa ating YouTube channel. Saan dito po lagi po natin pinag-uusapan ang mga bagong issue o balibalita tungkol po sa mga applyan kung gusto mo makapunta dito sa New Zealand. Mga agency at company na pwede magbigay sa iyo ng opportunity nang sa ganun makapunta ka at makapagtrabaho dito sa New Zealand. So ngayon po na andito po tayo sa lawa po ng New Zealand, sa Queenstown po. Kung gusto niyo pong makapunta dito sa napakagandang lugar na ito at makapagtrabaho, nasa sa Tamang Channel po kayo ngayon kung saan pag-uusapan po natin ngayon ang applyan po. Kung ikaw po ay isang interesadong still fixer po, nasa ang bansa ka man po naroroon, kung ikaw man po ay nasa Japan, kung ikaw man po ay nasa Middle East, para po sa mga still fixer, ang video ito ay para sa inyo. Tara, pag-usapan natin. Kabayan, ang mahalaga lamang ay meron ka at masigurado mo na meron kang kumpletong dokumento para sa pag-a-apply papunta dito sa New Zealand. Meron kang sapat na experience na sa ganun maging eligible ka sa posisyon ng still fixing para makapagtrabaho ka dito sa New Zealand. Para sa requirements na kailangan mo lang ihanda mga kababayan kung ikaw ay mag-a-apply papunta dito, napakasimple lamang. Kung ikaw ay isang local employee o ibig sabihin sa Pilipinas ka lamang kung nagtatrabaho, at hindi ka isang ex-abroad, siguraduhin mo lamang na meron ka namang sumusunod na requirements. Unang-una dyan, verifiable documents po mula sa iyong company na pinagtatrabahuhan. Payslip, bank transaction, at company ID. At syempre po, kung ikaw po ay local employee, dapat meron kang pag-ibig, SSS, at PhilHealth contribution. Ang lahat po ng requirements na yan mga kababayan, mas madali mo pong maiintindihan. Kung gusto mong panoorin ang ating video, meron po tayong video na bukod po diyan. Hanapin mo lamang po sa aking mga video or ilalagay ko po sa end screen po ng video na to. Nakatitle po dyan, Local Employee Requirements pag po pupunta ka na New Zealand. So baka makatulong po sa inyo yan, panoorin nyo lamang po yan. Ay isang ex-abroad, ibig sabihin sa ibang bansa po ang gagamitin mong requirements, o kaya naman hanggang ngayon nasa sa ibang bansa ka, mas madali po ang iyo pong kailangang ihanda sapagkat lahat po ng kailangan mong ihanda siguradong meron ka na po sa ngayon mga kababayan. Siguraduhin lamang po na lahat ng iyong papeles o dokumento na ginamit doon pumunta ka sa bansa na pinagtatrabahuhan mo, o kung nasa ang bansa ka man ngayon ay maitago mo sapagkat magagamit mo yan as supporting documents po sa pag-a-apply mo papunta dito sa New Zealand. At syempre po, bukod po sa mga dokumento na ginamit mo para makapunta ka sa bansang pinagtatrabahuhan mo ngayon, siguraduhin mo po na meron kang verifiable documents po mula sa company na pinagtatrabahuhan mo ngayon. Company ID po, payslip, at bank transaction po. Yan po ay sigurado pong mahihingi nyo sa company na pinagtatrabahuhan nyo, at yan po ang magpapatunay na ikaw po ay kanilang empleyado. Para sa malinaw na paliwanag po tungkol po sa mga ex-abroad requirements, meron din po tayong nakabukod na video para dyan. Ilalagay ko po sa end screen ng video natin na ito nang sa ganun po ay mapanood po ninyo at baka sakaling makatulong po ito para sa paghahanda po ninyo ng inyong mga requirements mga kababayan. Kung sa tingin po ninyo meron na kayong sapat na experience at meron na po kayong kumpletong requirements, ibig sabihin po eligible na po kayo para sa position po ng still fixer makapunta dito sa New Zealand. Paano kayo mag-apply? Napakasimple lamang po. I-follow nyo po ang Facebook page na to. 21st Century Manpower Resources po mga kababayan. I-follow nyo lang po ang kanilang FB page at dyan po makikita nyo po ang kanilang kumpletong address. Ang email address po nila kung saan pwede po kayong mag-send ng inyong pong mga resume kung kayo po ay interesadong mag-apply at makapunta dito sa New Zealand. Telephone number po na pwede nyo pong tawagan kung gusto nyo magtanong o mag-follow up po ng inyong pong apply. At ang kanila pong POEA number po na sigurado po na magpapatunay na sila po ay legit company po na talaga pang tumutulong sila para makapunta ka dito sa New Zealand mga kababayan. At the same time po kapag po kayo ay nakapollow po sa kanilang Facebook page, makikita nyo na po ang mga updated nila na post tungkol sa mga applyan po or hiring nila papunta dito sa New Zealand.
hindi lamang po para sa steel fixer, kung saan iba't iba pa pong kategory papunta dito sa New Zealand. Kaya kung ikaw po talaga ay interesado o meron kang mga kakilala na gusto rin makapunta sa New Zealand, i-follow nyo lang po ang kanilang Facebook page at i-share nyo lang po siya. At baka hindi lamang po ikaw ang makapunta dito sa New Zealand, malay mo, pati ka mag-anak mo o kaibigan mo, makasama mo makapag-apply at makapunta dito sa New Zealand. Sabi nga po nila, mas marami, mas maganda mga kababayan. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Hanggang diyan na lamang po ang ating video at salamat po sa inyong panonood. Sana po ay may naitulong po ang aking simpleng video na magkaroon po ng idea ang bawat steel fixer po dyan na kapwa ko Pilipino kung paano po makapag-apply at makapunta dito sa New Zealand. Napakagandang lugar po na New Zealand at maganda rin po ang sahod. Mababait ang tao at friendly po sila dito. Kaya inaasahan ko mga kababayan na sana magkaroon din kayo ng opportunity na makapunta dito at magkita-kita tayo dito. Muli, maraming maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Kaunting paalala po mga kababayan at sa kapwa ko overseas Filipino workers na nagbabalak pumunta sa New Zealand, huwag po tayo magpapadala sa mga magagandang offer po o malalaking offer po ng mga company or agency po na nangangako na meron silang magandang trabaho ibibigay dito sa New Zealand. Hindi po lahat na nag-o-offer sa inyo ay totoo, kalimitan po niya mga kababayan na scammer. Lagi po natin tatandaan, ang pag-a-apply po sa New Zealand walang ginagastos. Kung meron ka mang gagastusin, kalimitan medical lamang po yan. Katulad ko po, isang Filipino overseas worker na nagsimula po ng trabaho mula pa noong 2019 dito sa New Zealand, ang nagastos ko lamang po ay medical. Wala pong hinihingi po, uulitin ko, no fees po ang pag-a-apply sa New Zealand, only medical. Expenses lamang po ang inyo pong gagastusin. Kaya kung ang nag-o-offer sa inyo ng trabaho o nangangako ng magandang trabaho sa inyo dito ay humihingi po agad ng upfront payment po kung tawagin natin, huwag po kayo maniniwala mga kababayan basta-basta. Mas maganda magtanong po kayo kung kayo po ay may kakilala dito sa New Zealand. O kaya po, mag-check pong mabuti. I-double check po kung ang inyo po bang agency na pinag-a-applyan ay legit po talaga. At kung nagustuhan mo ang ating video kabayan, huwag ka nang mahiyang mag-like sa ating naturang video. May karagdagang impormasyon o kaya komento o suggestion o ikaw ay mayroong mga katanungan na sa tingin mo makakatulong sa ating mga kapwa OFW na naghahangad makapunta dito sa New Zealand, huwag ka nang mahiyang mag-comment sa ating comment section sa baba at lang mapag-usapan natin yung kabayan. Kung ikaw naman ay mayroong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na sa tingin mo magkakaroon ng interes na makapag-apply papunta dito sa New Zealand at sa tingin mo nangangailangan ng impormasyon na katulad ng video na to, huwag ka nang mahiyang mag-share po ng ating video nang sa ganon. Hindi lang po ikaw ang makaalam ng impormasyon na to at baka sakaling hindi lang ikaw, pati sila, kaibigan mo, kamag-anak mo, sama-sama kayong makapag-apply at magkaroon ng opportunity na makapagtrabaho dito sa New Zealand, kabayan. Huwag ka pong mahiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit mo na rin po ang notification bell nang sa ganon po, maging updated ka sa mga ilalabas ko pang video tungkol po sa mga hiring o applyan po kung gusto mong makapunta dito sa New Zealand. Muli po mga kababayan, mag-iingat po tayo palagi at maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po!